So, welcome ulit mga boss. Welcome to sa ating channel. So, ngayon, meron tayong panibagong episode kasi nga, it's an upgrade time. Shoutout nga pala sa ating mga subscriber kay Boss Ron Jeremiah Asyong. Shoutout sa iyo. Philip J. Bulaong. John Paul Robante. Shoutout, boss. Lorenzo Oliverio. Shoutout. Iboy Dampil. Shoutout. Inijan Ilarde. Wenjan. Justin Gente. Andrew Gregorio. And the rest of the gang. Team Noisy. Shoutout din pala sa Team Puset. Shoutout sa inyo mga bossing. Shoutout din sa lahat ng mga subscriber natin na hindi ko mababanggit ngayon. So, shoutout sa inyong lahat mga boss. So, meron tayong i-install sa strada natin. So, actually matagal ko nang pinagplanuhan to. Kaya ngayon, binuhos ko na lang lahat. Pero actually, hindi siya totally upgrade. Kundi, magda-downgrade tayo. Papalit tayo ng mas maliit na turbo. Pero may dadagdag tayo doon. So, ano yun? So, ito na. Ito yung mga dadagdag natin. So, ito yung una. Magda-downgrade tayo ng turbo na F5B. So, mas maliit siya kumpara sa turbo na nakalagay sa strada natin ngayon. Yun natin. Ito yung turbo ng strada natin. So, mas malaki to. Naka F44 tayo. Yung impeller niya is nasa 44mm ata. Yung sa kabila naman, ito is maliit lang to, nasa siguro hindi ako sure, nasa 30mm lang siguro, hindi ako sure, pero mas maliit ito, di hamak na mas maliit ito. So ano pa ba, so meron din tayong ayun, yung kailangan pag nagpalit ka kasi nito, mag-iiba yung downpipe. So nagpalit tayo ng downpipe. Yung nakalagay dun sa strada natin is 3 inches yung diameter. Yun, so magpapalit tayo ng 2.5 kasi nga lumiit yung turbo natin. Para maging bagay siya, mas partner siya, kailangan tayo magpaliit ng turbo. Magpaliit ng downpipe din. So ito siya, fabricated lang dito sa amin. Lalagay natin doon, 2.5 inches. So ano pa? Ito, meron din tayo ritong custom headers. Ayun, headers. Ayan siya. So dito naka-attach yung turbo natin na bagong ilalagay. At saka meron din tayong ito. Lang, meron din tayong intercooler. Yo. So ngayon lang ako magpapalit ng intercooler kasi yung nakalagay din sa strada natin is stock intercooler pa. Ayun. So, pag-usapan natin kung bakit ako magpapalit ng turbo. So, ngayon nga, bakit ako magpapalit ng turbo? Eh, mas malakas yun. Mas malaki yun, di ba? So, bakit ako magpapalit? Kasi ganito. Yung stock engine kasi ng 4N15 ng Strada ko is na VGT type. So, hindi yung paalam ko na yung VGT at saka ng non-VGT turbo or non-VGT engine, soon gagawa tayo ng video about that. So, yun nga, VGT kasi yung stock turbo ng Strada natin. So ngayon, nag-upgrade ako ng mas malaki na F44 which is non-VGT. So ginawa namin dun, binypass namin yung vacuum at saka yung nagko-control sa boost ngayon is yung meron akong manual boost controller. Ito, papakita. Ito yung manual boost controller natin. So ang nagdi-dictate dun sa actuator niya ay yung actuator. Ang nagtutulak is yung boost na galing na pinuproduce na mismo ng turbo. Pero yung VGT kasi, meron siyang vacuum talaga na yung galing talaga sa engine. So, galing talaga sa engine yung nagkukontrol dun sa ating boost. So, So, bakit ako magpapalit? Yung advantage ng F44 na mas malaking turbo is, mas malakas talaga siya. Mas mataas na boost yung kaya niyang i-handle. So, ngayon, ano bang disadvantage niya? So, yun nga, malakas nga siya. Ang disadvantage niya naman nun is, so may delay or lag siya. Medyo lag yung pag-deliver niya ng power. Kasi nga, non-VGT siya. So, kailangan niya punuin yung exhaust side ng turbo. Yung turbines ay yung exhaust side para makapag-produce siya ng boost. So, makapag-produce siya ng high boost. So, ngayon, mag-upgrade tayo ng... magda-downgrade tayo ng VGT na ito. Ito na yung VGT turbo natin.
So ang advantage naman ng turbo natin na VGT is mas responsive siya. Kasi nga VGT siya, mayroon siyang vein sa loob. Mas madaling i-modulate yung power. Mas madaling i-modulate yung power niya kasi VGT siya. So ngayon medyo, kung sa hindi pa nakakaalam ng kung ano yung difference ng VGT at non-VGT, medyo mahirap ang intindihin. Pero yun nga, ang to cut the long story short, mas maganda ito i-drive. Mas mabilis yung F44, mas malakas, pero mas maganda ito i-drive kasi yung response niya at saka yung saan siya nagbibigay ng boost is as low as 1000 RPM, may boost na siya. Unlike dun sa ating F44 na nakalagay sa Strada ngayon is nasa 2500 RPM yung boost niya. So yung example, kurbada ka and then umapa ka sa accelerator, mapifeel mo pa yung power 2500 RPM. So medyo mataas na yon pag yun yung gamit mo, yung F44, which is kung VGT yung gamit mo, pag apak mo as early as 1000 RPM, meron ka nang mapifeel na power. So ayun yung advantage at disadvantage nila. So yun yung sa turbo natin. So ito naman, dito naman tayo sa headers. Ito yung ating custom headers. Ayun yung ating custom headers. Ayun. Dito natin ilagay. Dito tayo mag-usap. So, ito yung ating custom headers. So, dito sa custom headers, ang nangyayari is, yun sa stock kasi natin, ganito siya, yun siya. So, ngayon sa custom headers is, meron siyang tigi isang butas per cylinder. So, every time na pumutok yung cylinder, naglabas ng exhaust, so, individually yung paglabas ng exhaust, ng pressure. Anong exhaust niya? So dito na sila nagmi-meet sa collector, merong collector at saka dito na yung turbo natin. So doon kasi sa stock natin, sa stock stock manifold natin, bali itong apat is parang nakaganito siya. Nakaganito siya. Nakaisa siya. Bali yung example, dito yung exit, dito yung exit. Pagputok nito, dito lalabas pa. So yung imbis na ilabas na yung exhaust doon, parang masasapawan siya, meron tinatawag na back pressure. So yun yung gusto nating eliminate pag nag-headers tayo. So ayun. So mas maganda ito. Mas magiging maganda na yung flow ng exhaust papunta doon sa ating turbo para makapag-generate siya ng magandang boost. So, ayun. Yun yung ating headers. Balikan natin. Next is itong ating intercooler. Ayun. So itong intercooler natin is medyo malaki na compare natin sa stock. Ayun. Kumpara mo dun sa stock natin na maliit talaga eh. Tingnan natin ah. Actually yung stock niya is malaki na. Ayun oh. Malaki na yan siya. Pwede na natin hindi palitan pero much better siguro pag mag-upgrade tayo ng mas malaki para at least mas malamig na yung pumapasok na intake air. Kasi ito yung purpose niya is siya yung nagpapalamig ng hangin na galing sa turbo. Kasi yung generate na hangin ng turbo is mainit kasi kinocompress niya yung hangin. So ngayon, pagpasok ng hangin sa engine is mainit, so mas less power. So kailangan din ng intercooler para palamigin yun, para maging dense yung hangin. Pag dense yung hangin, mas malaki yung sabog. Mas malakas yung sabog, mas maraming power. Ito yung ating intercooler. Ayan siya. So, yun yung ating mga ilalagay sa ating Strada. Actually, tomorrow namin i-install. Na ito pa pala, downpipe. Yun. Na-explain ko na kung ano yung downpipe. So, ito yung lalagay natin sa Strada. So, after natin ilagay ito, install lahat, papa-retune natin kay Speedworks Engineering. Shoutout nga pala kay Boss Leo, Speedworks Engineering, Boss Ryan, shoutout sa inyo. So ayun, yung mga magiging upgrade natin, so abangan nyo yung ano yung kung paano natin install. Pa-vlog natin yung kung paano natin install. At saka kung mag-retune natin kung ano yung power features. So I don't expect na nang mataas talaga. Pero I'm being optimistic kasi nga si meron akong tropa, si yung na-retune ni Speedworks I think a week ago or week or two ago. Ito yung setup niya. Ito yung exactly ganito.
naka-injectors lang siya. So, pumatak siya ng 303 wheel horsepower, napakalakas nun. So, shoutout nga pala sa'yo, Boss Alfred Go, ng Davao. So, congrats sa unit mo. So, I hope makakalapit ako dun sa figures na yon. Pero, I don't really expect naman. So, what ang gusto ko lang talagang mangyari is yung drivability niya, yung early boost, ganun yung gusto kong mangyari. Sawa na ako dun sa sobrang lakas, pero wala namang mahirap i-modulate yung power. Kasi yung mabilis siya at tumakbo, kaya lang hindi siya magandang i-drive. Ayun, yung modulation ng power is medyo mahirap. So, parang gusto ko ng mas easy lang, mas magandang i-drive. Bahala na hindi masyadong mabilis. Ayun, so, yun lang muna for now. Abangan nyo kung ano yung mga paano natin i-install, tsaka kung ano yung mga magiging outcome ng ating upgrade. So, ako excited din ako personally kung ano yung mga mangyayari. So, ayun, abangan ninyo. And again, keep safe kayong lahat. Mag-ingat kayo, may COVID pa tayo. At saka, take care. And again, this is your friend Dika Crudo, Bionic Man, signing out.